Isang importanteng kaalaman na naman ngayon mga boss ang pag-uusapan natin sa video nating ito. Ito pong parts of scaffolding. Step by step po nating pag-aaralan itong scaffolding na ito. Napaka-importante po nito sa construction. Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa, huwag nyo po muna sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss no, dito sa parts of scaffolding, alamin po muna natin yung scaffolding. No? Scaffolding is a temporary structure that is typically made from metal poles, wood, planks, bamboo and other materials used to support workers, materials and others who need to work at height. Ayan po yung scaffolding. Gamit na gamit po sa construction scaffolding, ibig sabihin temporary structure. Ibig sabihin pwede pong galaw-galawin yan, ilagay sa ibang lugar, namumove po yan. Yan po yung scaffolding, no? Support workers, materials, and others who need to work at height. So ibig sabihin, gaya po ng nakikita natin, pagka magtatrabaho sa medyo mataas, kailangan po nila, no? Kagaya nitong nag-aasintada mga boss, medyo mataas yung nilalagyan ng asintada, kailangan po niya ng tutungtungan. Ayan po yung scaffolding, ina-assemble po nila yan. Kagaya rin po ng nakikita natin ito, nagko-concreting sila. Ito pong inaapakan nilang ito, ito po yung scaffolding. Ngayon, pag-uusapan po natin sa susunod itong parte ng scaffolding na ito. Napaka-importante po nito sa construction. Okay, puntahan na po natin yung parts of scaffolding. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, ito ng parts of scaffolding. No? Umpisahan natin sa pinakababa mga boss, dito sa sill. No? Itong sill or sole board, no? Ito po yun. No? Para hindi siya lumubog, naglalagay ng sill o mud sill. No? Ito karaniwan na kahoy ang nilalagay dito mga boss. Minsan naman na kongkreto, no? Ayan yung sill o sole board, o minsan na mud sill ang tawag diyan, no? Ngayon itong base plate mga boss, ito plate ito o metal ito, no? Na meron siyang tubo at nakapako ito dito sa sill, no? Apat na corner nakapako ito. May butas itong base plate na ito mga boss, no? Ang susunod naman itong ledger, no? Itong ledger mga boss, tubo yan, no? Ayan yan, no? Ang susunod itong vertical tube na ito, ito yung standard, no? Ito po yun, yung vertical. Kagaya rin ito, yan po yung mga standard, no? Tsaka ito. Ayan, no? Tapos ang susunod itong tow board, no? Ito 'yon. Maaring kahoy 'yan, no? O metal yung tow board na 'yan. Ayun 'yan, no? Nakapaikot 'yan, no? Itong mid rail, no? Ito 'yon. Tubo rin po ito, no? Nakapahiga. Tapos ito namang poles upright, tubo rin po ito. Ayun, no? Ito po yung poles upright, no? Vertical tube po yan, no? Tapos self-closing drop bar, ito po yon, o pansara, no? Na nagsasara na lang, no? Tapos top rail, tubo rin po ito na nakahiga, no? Tapos ito pong susunod, itong transverse bracing, no? Naka-diagonal na tubo. Ayan po yon, no? Ito po yon, mga transverse bracing po yan, no? Ayan, no? Ang susunod, ito pong coupler, no? Itong coupler ito, napaka-importante po nito. Kinoconnect po niya yung mga tubo. Ayan po, no? Ayan po yung mga coupler. Ayan po, yung mga nakakonnect na yan, no? Ayan yung mga coupler. Tsaka itong mga nasa intersection na ito, no? Para mag-connect yung mga tubo. Ayan po yung mga coupler, no? Longitudinal bracing, ito rin po yun, no? Diagonal tube po yan para sa mga mahahaba namang side, no, ng scaffolding, no.
Itong transverse bracing naman, ito yung sa short side, no? Yung transverse bracing. Tapos ito naman pong transom, ito po yung tubo. Ayan, no? Sa mga nakasuporta dun sa aapakan, no? Ng mga worker, no? Tapos sa ito pong scaffold plank, maaari pong kahoy ito o kaya metal. Ito po yung inaapakan mismo ng mga worker, no? Ayan po yung scaffold plank. Okay, ayun lang mga boss, no, yung part, no, ng scaffolding. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.